isang magandang araw sa ating mga kasaging. Ngayong araw po, ipapakita ko po sa inyo kung paano ba ako mag-staking ng tataniman kong lakatan. So, sana po ay inyong panoorin at tapusin po ang video na ito para po makapagbigay po talaga ng tamang instruction para sa atin kung paano ba mag-i-start sa pag-staking sa pagtatanim po ng lakatan. Ginawa na rin po natin ang video na ito dahil na rin po sa katanungan ng isang kaibigan natin noon na nagtatanim rin ng lakatan. Kaya shout out po sa lahat ng mga nagtatanim dyan ng saging saka kahit anong farm commodities. Sige po, samahan niyo po ako. Yun lang naman yung ating panawagan sa inyo till the end. Unang-una po eh magputol lang po tayo ng kawayan na at least po ay 1 foot yung haba. At pagkatapos po yan ay atin po itong bibiyakin. Parang gagawing stick po. Yan po ang gagawin nating pang markings. Para po makikita natin kung saan ba talaga tayo magbubutas. Kung sakaling nasa field na. Napaka-importante po nito. Para po hindi po ma-delay yung ating pagbubutas, hindi na tayo malilito pa kung saan yung next na bubutasan natin kasi mayroon na pong markings. Kaya napaka-importante po na gumawa po tayo nitong bamboo markings natin. Pwede rin pong gumamit ng ibang mga sticks. Pero kasi po tayo ay nasanay na po dito, ito na lang yung ginagawa natin para po na mabilis. Eh hindi naman po may importanteng kompleto kaagad ito. Kahit kalahati lang ito ng need sa isang taniman po ay pwede na. Kasi pagkatapos po natin mabutasan yung mga unang line po na pagtatamnan, pwede na rin natin mapulot uli ito at saka gagamitin na rin po para po sa paglalagay ng second markings sa second lines na mga gagawin nating mga butas doon po sa plot ng ating taniman, mga kalakatan. So yun po, hindi ko po alam kung sa ibang nagtatanim ng lakatan ay ganito rin yung pamaraanan nila, pero kasi po ay ito na yung nasanayan natin, ito na po palagi yung ginagawa natin pag nag-i-start po tayo magtatanim ulit ng bagong area ng lakatan. Dapat po talaga mayroon po tayong pang markings na gamitin na pang tusok doon para po siyang barbecue stick lang. Ngayon nun lang po, at least 1 foot po yung haba. Hindi po naman siya masyadong mahirap magawa. May kawayan na tayo. Pwede natin putol-putol dyan. At mag-i-slice na po tayo ng kawayan para gagamitin talaga sa field mga kasaging. So, yun. Baka may iba po kayong options. Pwede po kayong mag-comment below. Anong makapagturo na rin po tayo sa ibang nagtatanim ng lakatan. Kasi po ngayong 2024 po, ngayon ay June na po. Mag-i-start na po talaga tayo magtatanim kasi nga umulan na lang malakas dito. Kung sa ano lang, late na late nga po tayo mga langga sa ating pagtatanim ngayong season. So yun na po, titipunin lang po natin yan at dadalin dun sa field. So currently po mga kasaging, ito na yung ating mga materials. Dapat po tayo may panukat. Ito po ay nasa 2.2 meters. Ito yung magiging distansya ng ating lakatan. Mayroon po tayong cord na magiging linsa natin papunta sa end ng plot. At mayroon tayong dalawang maliit na poste. Yan po yung itatali. Tsaka andyan na po yung ating bamboo sticks. Gawin nating pang staking marker po yan. Ito po yung ating pagtatanan ng lakatan ngayong taon. Hindi pa nga masyadong malinis yan po. Nakapagtanim mo tayo ng tawag doon, napier sa pilapil, taas at silalim nandun pa rin. So yung gagawin natin, papakita natin sa inyo kung paano ba yung gagawin ang pag-staking ng tataniman ng lakatan mga kalangga. Time-lapse po natin yan, explain po natin na maya kung ano magiging resulta nito mga kasaging.
First po ay tutusok po natin, ibaon po natin ng matibay yung poste sa end ng isang plot po natin. Kasi po itong pagtatamnaan po natin ay dati na itong plot. Lagay na natin ng poste dyan, tali natin dyan yung dulo ng ating linsa. Papunta na rin doon sa end, sa kabila. Pero siguraduhin po natin matibay po siya. Kasi hilahin pa natin yan papunta doon sa kabilang end. Para po talagang matibay po siya na pag na sagi po ng hangin, ng ano-ano man, hayop, o hindi po siya matutumba para po magiging stable po yung line natin. Dapat straight po talaga yung line natin. So, yon. At pwede na tayong mag-umpisa talaga maglagay ng staking. Gagamitin natin yung ating measuring stick kanina. Bawat pagitan po niyan ay 2.2 meters. Dati po 2 meters by 2 meters po talaga. Try natin medyo maluwag konti kasi napaka high density ng ganitong klaseng pagtanim. 2.2 meters po. Pero yung pinakamaganda experience po natin, 3x3 kung hindi po tayo kapos sa tawag doon sa area. Pag rented yung area natin, maximize po natin sa high density level na pagtatanim po para mas makakarami po tayo ng puno na pwedeng ipasok sa ating taniman ng ating saging. Yun po, tusok lang yun. Itutusok natin every 2.2 meters na straight po sa ilalim talaga ng line ng ating linsa papunta po doon sa dulo. Sigurado po, mula po dito sa end, papunta doon sa end, pag tumubo po yan, makikita po natin straight yung mga puno. Yun po yung kagandahan pag naglagay po tayo ng linsa sa ating pagtatanim. Yung ginamit po natin dito ay, yun nga, i-explain natin further pagkatapos na malagay yung mga markers na yan, kung anong design po yung ginawa natin pagkatapos po nito, para makita po ninyo kung ano yung magiging pangyayari po pagkatapos po nitong pag-staking natin. Kasi next activity po natin dito ay syempre po magbubutas na tayo one day after this or next day or the other week pag mayroon pong pagkakataon. Mga kasaging, ganun po mag-staking. Yung mangyayari po nito ito po yung ating unang stick dito. Talagang center po yan ng butas na pagtataniman na po talaga. Dapat po nakalinsa talaga papunta doon para po straight. Kung napapansin po ninyo, hindi po tayo gumamit ng square. Gumamit po tayo ng triangle. Pa-triangle na po yan dyan. Yung isang term niya po ay quincunx yung tawag. Para po ma-distribute ng tama yung tatamaan ng sunlight sa dahon ng saging paglaki po nila. Pwede rin po square. Yung distance po natin dito ay 2.2 meters by 2 meters po yan. Mula po dyan, papunta po dito sa next plot po. 2 meters po yan, pero 2.2 po yung bawat pagitan. Kung nakita po ninyo kanina dyan, sa una natin ginawa ay talagang gumamit talaga tayo ng measuring stick na yan. Pero pagdating po dito sa second line, wala na po measuring stick. Kasi makikita mo pa yung dalawang stick dyan sa kabila, malalaman mo talaga yung sentro na dito. Makikita mo na po yan pag hindi po yuduling yung mata. Kaya estimate na lang po yan papunta doon para po mabilis ang paglagay nitong mga staking markings po natin. Yun po, mga langga hanggang. So, yung susunod po yan po, yung transfer na lang natin dito, mag-measure na naman tayo ng 2 meters punta dito, at dun po sa dulo 2 meters, kasi po itong plot na ito, dati na po itong tinaniman ng ating lakatan noon, 11 years ago, na pinamugaran na lang ng aratilis at daming kahoy dito. So, yan po, kitang-kita pa rin po yung plot, yung kanal niya. So magbubutas na lang po tayo dito, magtatanim ng nakatan, zero tillage po tayo dito. Pero yung mangyari po dito ay re-rehab po natin yung kanal. At pag natanman na po ito ng lakatan, mga langga, yung sa palibot ng tinaniman nating lakatan, dyan na lang tayo magko-cultivate na pang round, parang round wedding . Pero ko-cultivate po natin yan, hindi po round wedding. Round cultivation po sa puno niya, kahit mag 1 meter and a half na lang po palibot. Kasi nga ito ay matagal na hindi natamnan at natamaan ng mga habang El Nino. Yung lupa po sa ilalim, hindi po siya compact. Yung lupa po ay napakabilis siyang nadurog kasi nga nagkaroon ng maraming bitak-bitak nito dahil sa sobrang drought. Kaya nang matamaan po ng ulan, parang inararo . Pwede na nga ito sanang mataniman ng mais na direkta na lang.
Puro hindi po. Yung gagawin natin, tatanin naman muna natin ito ng lakatan. At saka after that, namalinis yung mga damo-damo. Pwede tayong magtanim ng lang mais dito sa kanyang pagitan po, sa gilid, both ways. Kasi yung mais after 3 months, pwede na nga makuha yan eh. 2 months in-up nga, pwede na nga makuha kung ikukumpay lang naman sa ating mga kambing. So yun po, pinakita po natin sa inyo kung paano po mag-staking. So next po yan, gagawin yan po, transfer lang po yan dyan yung linsa natin, yung line natin, hanggang matapos po yan. Pero iniwan natin yung sa pinaka-itaas, kasi nga po medyo baliko po eh, hindi masyadong straight yung pilapel doon. So inuna natin itong straight talaga na plot natin dati. So hanggang dito na lang po, maraming salamat po. Sana po may nakuha po kayong information kung paano po mag-staking. Depende po sa inyo, kung 3x3 meters po, yun po, pwede rin po. Mula doon 3x3, papunta dito 3x3, pwede na rin po kung ganunong klase ng measurement distance yung gusto po ninyo. Mag-iiba na rin yung plot ninyo. Eh, yung kanal na lang isusunod ninyo, kasi po ito, may kanal na kasi ito. Mayroon na po siyang drainage kasi ito, i-rehab lang. Pero kung wala pa sana ito, kung gusto natin 3x3, simple po, magbibigyan na tayo ng distansya ng ating linsa na ito, ng line na ito na 3 meters papunta dito. At saka isusunod na lang yung kanal sa pagitan. Pwede po yun. So yun po explanation natin. Abangan po ninyo mga susunod na activities natin dito, kasi susunod po nito eh magdidiging na, magbubutas na po talaga ng tatamnan ng ating lakatan dito. So again, this is your friend Agritech Mix TV po. Bye bye ba? Bye bye na po sa inyong lahat. Maraming salamat. Masakit na po yung tama ng sikat ng araw sa atin. Till here, till next video po. Don't give up, never stop. He will.